Magandang araw po, ito po si Lin Chen. Meron po tayong bagong DIY AirPods. Susundan nyo na lang po itong video ko kung paano natin gagawa ng paraan, paano natin matcha-charge itong AirPods na to sakaling mawala po yung charging case niya. So ito, gagamit tayo uli ng USB plug. Meron yan positive, negative. Apat yan, kinatulang yung dalawa, yung green saka yung puti. So ayan, gawin natin yan. Tapos ito, kinuha ko yan sa ibang AirPods. Pinutol ko lang yan, kalahati. Tapos kinunik ko yung positive, negative. Pinagsama ko na. Yan. So ayan, parang ganyan siya. Bali, yung sa loob niyan, kaparehas niyan. Mayroon kayong mga hindi na ginagamit, pwede nyo pong gamitin. Yung mga sira yung AirPods, pwede na yan. So, yan, sundan nyo lang yung video ko kung paano ko ginawa ito. Yan, yan charge control niya yan sa baba, ito, battery, yan. So, ganyan lang, kinat ko lang yan kalahati. Yan. So, madali pagka meron tayong ganyan para salpak na lang yung AirPods. So, ganyan siya. Oh. Meron siyang positive, negative doon sa loob. Bali, pinag-isa ko na yan. Pinagdikit ko na rin yan. Positive, negative. Yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ididikit natin yan sa USB plug. Gagamit tayo ng glue para idikit. Ihinangin muna natin yung positive. Iko-connect natin yung positive, negative. Yan. Hinangin lang natin. Gamit tayo ng soldering iron para at least matibay, hindi maputol. So, ayan na. Nakakonnect na yung positive, negative. Yan. Pwede tayong gumamit ng glue gun or yung glue. Pwede rin para idikit natin yan para matibay. So, ayan. Ang ginamit ko dyan ay glue gun para mabilis pong matuyo. At least tutorial lang ito. Masundan nyo po ito kung paano nyo po ginawa. Yan, ganyan lang, dikit nyo lang, tapos ilang seconds lang, matigas na yan. Yan. Yan, okay na siya, matigas na. So, yan, nakakonnect na rin yan. Yan. Tapos, ang gagawin natin susunod dyan ay kung paano natin, yan, pwede nyo palang lagyan ng glue dun sa likuran para maging matibay. Susunod dyan, gagawa tayo ng paraan kung paano natin paano po hindi malaglag yung AirPods. Yan, ganyan. So maluwag siya, 'di ba? Umiikot siya. Hindi siya pwedeng mag charge pagka ganyan kasi maluwag. So tinutulak siya ng terminal doon pataas. So gagawin natin diyan mamaya, papakita ko sa inyo. Ito, papakita ko muna yung terminal ng AirPods. Yan. Positive, negative yan. Mamaya hanapin natin yung positive, negative. Yan, dalawa yan. Kailangan, importante po rito ang positive, negative para hindi po madamage yung AirPods natin. Ayan po, kumuha na ako ng magnet. Yan po ay sa ibang AirPods din yan. Pwede natin gamitin yan, idikit dyan. So, dinikit ko na yan sa flat screw. Gamit tayo ng quick dry glue. Yan. Tapos, dikit natin dyan. Mabilis lang yan. Dikit na kaagad yan. Tignan nyo. Tutulak ko lang yan. Didiin ko lang yan. So, yan. Maya-maya. Segundo lang yan. Dikit na. Ayan. Kinat ko na pero para mabilis po. Ayan. Nakadikit na yung isa. Tapos kabila naman. Ulitin lang natin. Gamit tayo ng quick dry glue. Yan. Dinikit ko na rin uli sa flat screw. Ayan. Ayusin lang natin para hindi tabingi. Ayan. Oh, ayan, lagyan natin. Ingat lang kasi itong quick dry glue eh pag nakadami, madikit, didikit sa kamay. So, ayan, ganyan po. Ayan, konting diin lang, segundo lang, mga 10 seconds. Okay na 'yan. Ilahin nyo lang yung flat screw, ayan. So, okay na siya, dikit na siya. Ayan.
So, ganun lang kabilis. Madali gumawa pagka marami kang mga sirang earbuds. Mga tinabi mo na sirang mga ano, tinabi mo, yun, pwede mo gawin. Ayan, try natin. So, ayan, hindi pa abot ng magnet. Hindi pa siya pwede abutin ng magnet kasi mababa yung magnet. Ang gagawin natin dyan, magdadagdag tayo ng magnet. Yan. So, naikot pa rin siya, di ba? Maluwag pa rin siya. So, mamaya, pag nagdagdag tayo ng magnet, hihigupin na siya para hindi siya gumalaw. Ayan. Nagdagdag na ako ng magnet. Yan. Dikit natin. Oh, ang bilis, oh. Lakas ng magnet ko. Maliit lang, pero lakas. So, kabilaan, magdadagdag tayo. Yan. Ayusin lang natin. So, try natin ngayon. Yung isa. Oh, yan. Although, hindi siya nakadikit masyado, pero yung magnet malakas. Nahihigop siya. Kasi yung earbuds, merong magnet niyan sa loob. Yan po. Yan. So, yan. Yung isa, kabila. Naikot siya kasi walang magnet. Gagawan din natin ng, ano, dadagdagan natin ng magnet. Yan. So, yan. Gayahin nyo lang yung kabila. Mas maganda, mas parehas yung magnet para at least parehas ang lakas. Yan. Didikit ko lang yan dyan. Pag nadikit na yan, di naman mahuhulog yan kasi malakas yan. So, ganyan lang. Madali lang po ito. Basta kompleto ka lang sa gamit. Yan. No, pwede na siya. Diba? Ready to charge na yan. So, ganyan lang po. Hindi na siya naiikot. Oh. Nahihigop kasi siya ng magnet. Steady lang siya. Ngayon, kukuha tayo ng positive negative sa AirPods. Hanapin natin kung nasaan. Gamit tayo ng bolt, ay DC bolt. Ayan. Gamit tayo ng test, digital multi-tester. Ayan. So, lumabas yung negative. Balik tayo natin. Ayan. Nawala ang negative. So, ibig sabihin, nasa tama yung position ng tester natin. Ayan, yung positive nandun. So, tandaan natin yung positive nandito. Ganon din yung isa. Hanapin natin. O, lumabas yung negative. Ibig sabihin, baliktad yan. Baliktarin nyo lang uli. So, hanap na natin yan. Ayan. Unting ayos lang. Yan. O, ayun ang positive. Nahanap natin yung positive. Ang positive niyan, tatandaan nyo, ito. Yan. Tapos yan, nakatapat siya sa goma. Yan o, goma ng AirPods. Yan. Yan. Yan ang positive niya. Yan. Yan, magkatapat yan. Ang gagawin nyo dyan, titingnan nyo yung positive dun sa loob, tsaka yung negative. Kailan magkatapat yan. Yan. Yan ang positive. Kita nyo sa baba, merong red. Yan ang positive. Yan ang positive. Matapat nyo lang yan, okay na yan. So, ganun din sa kabila, positive niya. Hindi naman na siya gagalaw kasi merong magnet. May guide na siya, kumbaga. So, ayan. Pwedeng-pwede na yan. So, hindi na natin itatapon yung AirPods natin kasi meron na tayong DIY charger. Ayan. Try natin sa DIY charge controller ko. Tignan nyo po. Nung sumindi na yung charge controller, ibig sabihin na detectnan niya yung AirPods. Ayun, umilaw na yung charging light niya. Ibig sabihin, yung charging light indicator, ibig sabihin yan, nag-charge siya. Magbiblink yan pagka hindi siya nag-charge. Yan. O, try natin saksak ulit. Ayun, nag-red ulit. Yan. So, ganun lang po. Kahit balik ta rin nyo po yan, hindi yan mahuhulog kasi nakamagnet. Kailangan po yung magnet na gagamitin nyo yung malakas. Kahit maliit siyang malakas. Sige po, hanggang sa susunod na DIY natin.